po tayo sa isa na naman na magtatanong, si Daniel. Oh, brother, may tatanong lang ako doon sa itong sa number 1125 to 29. O sige, basahin natin ha. Nasa numeros 1125 o 29. Hanggang 29, ito sabi dito. Pagkatapos, bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at nakipag-usap kay Moises. Kinuha niya ang ibang kapangyarihan ni Moises at ibinigay sa 70 tagapamahala. At nang matanggap nila ito, nagsalita sila kagaya ng mga propeta pero hindi na ito nangyari pang muli. Ang dalawa sa 70 tagapamahala na sina Eldad at Medad ay nagpaiwan sa kampo at hindi pumunta sa tolda. Pero natanggap din nila ang kapangyarihan at nagsalita rin sila na kagaya ng mga propeta. May isang binata na nagtatakbo papunta kay Moises at sinabi na nagsasalita sina Eldad at Medad doon sa kampo na kagaya ng mga propeta. Sinabi ni Josue na anak ni Nun na naging katulong ni Moises mula noong bata pa ito, "Amo, matigilin po ninyo sila." Sumagot si Moises, "Nababahala ka ba kung ano ang may resulta nito sa aking pagkapinuno? Kung sa akin lang, gusto kong bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang lahat ng mamamayan at makapagsalita sila kagaya ng mga propeta." Anong tanong mo dito, kapatid? Ang tanong ko dun po, di ba hindi sila nakasali ito si Eldad at saka si Medad dito sa tolda? Tapos nangangaral sila na hindi naman sila kasali doon sa na ano doon sa espiritu. 'Di ba yung ang tanong ko doon, 'di ba pinagbabawalan ni Josue na hindi mangangaral ito si Eldad at saka si Medad kasi hindi nga sila kasama doon sa tolda? Yeah, hindi, then ibig sabihin hindi sila kasapi sa atin ganun. Ah. Yung tanong ko doon, 'di ba yung katulad ng mga ibang nangangaral na o mga nagpapalayas ng mga demonyo, katulad dito sa Mark Mark 38 to 48 ay dito sa Mark 9:38 yung sa gospel din kanina na nakita ni nila na may nangangaral at nagpapalayas ng demonyo at sinita nila at sabi ni Kristo na huwag niyo silang pagbawalan. Ang tanong ko doon, di ba hindi sila kasama doon sa ano, hindi sila kasama doon sa katulad sa atin yung ano sa ng simbahan tapos nangangaral sila, nagpapalayas ng mga demonyo. Ang tanong ko doon, bakit hindi pinagbawalan? Badundel. Okay, maraming salamat. Bakit hindi pinagbawalan? May karugtong sa pahayag sa Marcos. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Pakibasa sa karugtong. Ano yan, brother? Marcos 9:38 to 49. Ito. Sinabi ni Juan kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Pero sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan dahil walang sino mang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang magsasalita ng masama laban sa akin." Okay, so yon ang karugtong, no? Dahil sa San Marcos Kapitulo 16, Versikulo 17, yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kahit pa hindi kasama natin, pag ginagamit nila yan para sa pagpalayas ng demonyo, enough na po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo to drive out the fallen angels. No? Halimbawa,
merong isang pagano na ang kaniyang anak ay napuposes. Pumunta siya kay sa exorcist na si Bishop Martin. Sabi niya, Martin, napuposes ang anak ko. Gabi na yon. Sabi ni Martin, huwag mo na akong gambalahin, natutulog na ako. Use your authority as father. Sabihin mo, in the name of Jesus, lumayas ka. Umuwi ang ama na pagano, ginamit niya ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, in the name of Jesus, I command you, depart right now, na liberated ang kanyang anak. So kasaysayan yan, no? So, diyan natin mabasa, makita na yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo enough na para ipalayas ang demonyo. Pero, remember that fallen angels ay matalino sa tao. Kaya, ang simbahan natin, lalo na almost 2,000 years na sa pakipagdigmaan ayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, alam na ng simbahan kung ano ang mga taktika ng demonyo at mga retaliation nito. Kaya sa mga miyembro nito ay mariin talagang nagtuturo ang simbahan kung ano ang dapat gawin sa mga miyembro. No? Ang authority, no? Ang usurpation of authority, kailangan yan, tandaan natin, kailangan natin, kailan pwedeng gamitin natin ang ating authority para maprotekta ang atin. Pero batay sa first reading na binasa at sa second reading, yun po ang pahihiwatig, kapatid, na merong mga tinatawag na kahit hindi sila kaanib sa atin, pero tinatawag sila na invisible members of the church. Diba? Kahit sa simbahan, merong tinatawag na invisible members of the church. Kaya nga, meron tayong Lumen Gentium numero 16. Through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless, seek God with sincere heart and try in their actions to do His will. As they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Okay. Ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, enough na upang mapalayas ang demonyo. Ayon kay Father Chad Refferger, isang exorcist at PhD, no, sa demonology, merong mga pare na nagpalayas ng demonyo gamit ang public exorcism, yung solemn exorcism na walang faculty galing sa bishop. At ayon kay Father Refferger, successful sila kahit walang faculty. Pero sabi niya, nag-warning siya, huwag niyong ulitin yan, Father. Delikado po ang kalagayan niyo. No? Ayan po. So, yun, nag-warning si Father Roger, huwag niyo nang ulitin. Dahil ang paggamit sa public exorcism o solemn exorcism, intended lang po sa mga exorcist na may mga faculty. Pero, ang tanong niya, bakit mayroong mga hindi exorcist, ngunit gumagamit, nagiging successful? Dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay enough na po sa pagbalayas. Pero mag-ingat, dahil kung wala kang authority, delikado ka na ikaw ay gagantihan. Kung hindi man ikaw ang gagantihan, pwede sa properties mo, positions, relatives, friends, and family. Kaya yun, maingat ang simbahan. Dagan ko lang yung about sa pangalan ng Panginoon, kung gaano siya tawag dito, yung ka-effective sa Juan 14:13-14 bro, dyan do? Ano, Juan 14:13-14. Okay, sabi sa magandang balita Biblia, ito. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko, upang luwalatiin ang ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Oh, pero tandaan lang po natin, mga kapatid, nung sinabihan natin Panginoon dyan yung mga apostol, so mga pari lamang po yung mga sinabihan nilang ganyan, na lahat nang hihingin niyo sa pangalan ko
papers sa mga pare, gagawin niya. Kaya nga, sa gawa, may gumawa, ginamit ang pangalan ng ating Panginoon. Ang nangyari, sila ay binugbog ng demonyo sa gawa 19:13 hanggang 16. Ba rin dyan doon? Gawa 19:13 hanggang 16, may ilang Hudiyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumawa nito ay ang pitong anak na lalaki ni Iskeba, isang pinakapunong pare ng mga Hudiyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Hesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, nalapat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na yon. So, yan ang tinatawag sa Bisaya na makauli mo, Wepurul. Ano talaga na delikado gumamit sa pangalan ng Panginoon na hindi pare, kasi nung sinabihan ni Jesus sa mga pangalan, kahit anumang gawin nyo sa pangalan ko o hingin nyo, ito ay gagawin ko. No? So, matutupad talaga ang kahit anumang hilingin ng kanyang mga alagad lamang. Ng kanyang mga alagad kapatid, huwag natin kalimutan, mga pare po yun. No? So, kahit kayong paring Hudiyo nag-try, ang nangyari, dahil hindi siya alagad ni Jesus. Okay, thank you. Brother Dandong? Abanta! Okay, kaya abanta. Okay. So, sa experience namin sa deliveran, ang demonyo ay particular po sa authority. So, ang may isang pusit dito sa isang parokya dito sa Misamis Occidental, ang nagsishare namin yon si Reverend Father Edgar Calog, yung Paris Press doon, kung hindi pa ko sa mali, nangyari yon sa Lupesaina, bayan ng Lupesaina. Yung pusit, pinuntahan ng paring Aglipay, tinatawanan lang dahil sabi ng posis, hindi naman kayo pare. Yun ang dahilan, nag-request ang pamilya ni Father Edgar. Pagpunta, kilala ng demonyo na si Father Edgar ito na pare. So ang kaya sinabi kanina Brother Wendell na may isang exes na lumapit sa Bishop Martin, at inutusan ni Bishop Martin ang naturang insis. Meaning, mayroon na siyang authority dahil po Bishop po ang nag-utos. Diba? Inutusan. So, particular sa yung nangyari sa gospel natin ngayon, kung tingnan, isa pang sample, may naganap dito sa Santa Teresita na kasako po sa parokyan Santa Teresita nga nagkaalam ni Brother Wendell na biglang may nag-agos na tubig. Ngayon, ang daming nagpila, kumuha, kaya para sa kala ay nagmimilagro. Ang dami pang dumayo, yung mayroon ng taga Davao, ang layo mga nagpuntahan, pero hindi lang di umabot ng isang buwan. Sabi ng aming kuraparoko noon, sinabihan ko nga, si Delete Monsignor M. Ibines, Monsignor, sakop yun sa parokya mo, hindi yun mo sa huwag naman yan, pakialaman yan. Kung sa Panginoon yun, magtagal yun, pero hindi yun sa Panginoon, bigla yung mawala. Bigla lang nawala, di ba? So, kung tingnan natin, ang sabi natin Panginoon sa naturang, sa ibang ebanghelyo, kung hindi panig natin, ay laban natin. So, ibig sabihin na ipairal sa ating Panginoong Hesus yung free will, yung karapatan. Eh, halimbawa, naging tao tayo dahil po nandito sa atin ang free will. Ngunit, ang ating free will, ang Diyos ay hindi yon pakialaman ng Diyos. Halimbawa, si Eva, unang tao, alam na ni Eva sa Genesis 3:22-23 na alam na niya ang wasto at ang mali. Yung free will, yun ang naging tao natin. Pero hindi yon pakialaman ng Diyos. Kahit na gagawa kayo ng masama dyan, hindi yun pakialaman ng Diyos. Sa to panahon na ang ating si Eva ay tinukso ni Satanas, hindi naman nag-intervene ang Panginoon. Eva, sinabihan na kitang huwag yan, masama yan, hindi na.
Kaya po, pag sinabihan, hindi na yung tao. Parang remote control, parang robot na. So, ang sagot ng ating Panginoon, kung hindi, pandit natin, laban natin. Pero maniningil siya, di ba? Oh, maniningil siya, halimbawa. Sa Matthew 7:21-23, di ba? Sa katapusan, sa final judgment, nag-question yung mga naturang mga tao. Na, di ba Lord, sa iyong pangalan, nangangaral kami? Yan po ang ginawa ng mga apostol, nangaral sa Panginoon, sa pangalan ating Panginoon Sos. Di ba po Lord, sa iyong pangalan, nagpagaling kami ng may sakit? Ginamit ang pangalan ng ating Panginoon Sos? Di ba Lord, sa iyong pangalan ay nakagawa kami ng mga milagro? Pero bakit sa 23, sinabihan natin Panginoon Sos, aalis kayo mga makasalanan, hindi kita kilala. Oh, ang gawa nila ay katulad ng gawa ng mga apostol. Bakit hindi kilala? Kung hindi na lang natin basahin sa tinapos na ating Panginoon sa parable 24-25 na nag-mention na siya diyan ang taong malam o magtatag ng bahay ng dyan sa bato. Hindi na natin basahin. So, yun sa True Church at saka yung mga taga-buhangin. Yung True Church ay inaitatag sa bato. Yung bahay ay yung unang Timothy 3:15. So, sa ngayon, sa atin, kahit sa ngayon, mayroon ba tayong nagdungo na rinig na isang obispo na kinuntahan niya ang albularyo? Huwag kayong maggawa dyan. Malabag yan sa... Wala. Di ba? Kaya karapatan yun. Hindi pa kailaman yun sa obispo, pero panahon po sa hukom ay ikaw ay harap sa hukom. Di ba? Wala naman. Kahit kanina, kahit gani ang gospel ay patungkol sa pagpapalayas ng demonyo, pero dito sa amin, hindi naman yun mag-humili ang pari patungkol sa pagpapalayas ng demonyo. Kahit na lang, pinayuhan lang ang mga laiko, mga lay. Diba? Hindi naman gani sila, huwag kayong pagpunta sa mga albularyo. Hindi ko nakadungong, nakarinig yung mga pari mag-ano dito sa amin. Diba? So, yun ang itong sabihin nga, karapatan niya, pero may panahon na harap siya sa hukom, yun ang dahilan sa ngayon ang nangyari sa Mateo City. So hindi yun pakialaman dahil po nasa atin ang karapatan. So ang karapatan of free will, ating katungod sa Bisaya, hindi yun pakialaman ang ating Panginoon Sos dahil po hindi po tayo ginawa ng robot parang remote control. So alam na natin ano ang wasto at ang mali. Kung nakapalaya sila ng demonyo, yun ang sabi ni Brother Rindel na nung totoo napalaya sila ng demonyo, baka gawa na yun sa ating Panginoon Jesus. Pero ulitin ko, sa aming experience, ang demonyo ay particular po sa authority. Yun ang dahilan na pag mayroong mga pasyente dito, si Brother Rindel, kahit na legitimate na po kami deliverance minister ito, pero si Brother Rindel, magpaalam pa yon sa aming exorcist, na chief exorcist, na mayroong pasyente dito na aming deliverance. Dahil po, pinaka-importante ang commission, authority. So, yun lang ang aking masishare. Brother Jando, back to you. Maraming salamat sa pagkakataon. Thank you po. At least na liwanagan ko na tawag nito. Kasi maraming kasi ngayon nagpapagaling, nagpapalayas na ano. Kaya maraming salamat. God bless us all. Okay. Thank you, Brother Daniel.